May panikid ka. Let's go! So ito nga mga sir, ano, panoorin natin yung content ni Colonel Busita or Congressman Busita para matuto tayo dito sa ganitong klaseng senaryo sa kalsada. And then ipi-play ko din yung aking personal experience para alam natin kung anong gagawin natin, kung anong karapatan natin. Salamat talaga na mayroong isang Congressman Busita na ating ibinoto para pangalagaan yung ating mga karapatan bilang mga riders. Brother, may CCTV kayo dito, ano? Saan po ba? Diyan, sa harap. I-ano ko na sa harap? Sa buong kumilaw. Itanong mo nga. Pinicturan pala niya, sir. Binura, nung pulis. Binura po, sir. Alin ang pinicturan mo? Yung motor niya. Motor po, sir. Taka yung ano, sir. Nakamotor siya. Pero naka-uniforme. Opo, yung pulis po na kulay, nakakulay blue. Naka-shot po siya. Brother, pero sa tomo, baka nasa trash pa. Pero nasa trash pa eh. Kasi siya ang nagbura, yung pulis ang nagbura eh. Plus, pinusigay ko po makakakuha yung cellphone ko po, sir. Password, sir. Sir, letter say lang po, sir. Ito po, letter say. Thank you, brother. Sir. Brother, may CCTV kayo dyan? Yes, sir. Anong oras ka pinara? Mga 8 na po, sir. Na umaga? Opo. Sige, magpapaalam lang ako sa boss mo. Opo, sir. Sinong head mo? Major National. Police siya ang Major. Camp Commander? Camp Commander po. Pakitawag nga? Yes, sir. Wala, binura niyo po, sir. Pati sa trash? Opo. Ay! Marunong? Marunong. Yung pinarsigay ko pong bawihan po sa kanya kanina, sir, kung yung cellphone. Sino yung cellphone mo? Opo. Ako na, sir, kasi... Hindi, marunong. Kailangan ko po gamitin yun eh. Kaya siguro na ano naman, sir. Kinawan niyo muna at biniinan niyo muna. Kasi kung ordinary lang pagkura, patras na ano. Marunong ano? Marunong, boss. Brother, pakitawagan si Colonel Binyas. Andito na ako sa harap ng MPD. Okay. Thank you. Ipagpalagay na may kasalanan itong kapatid natin. May traffic violation. Yung pagkuha ng lisensya at hindi tinikitan, walang katwiran yun. Panay ang punta natin dito sa Manila Police District, ha? Hello? Oh. Parang memorize ko na yung layo nito mula gate hanggang doon sa office ni director. Tapat ng MPD nangyari. Opo, sir. Anong ginawa mo? Yung doon na po ako, pinara niya na po ako. Anong ginawa mo? Nag-overtake ka? Opo, nag-overtake po ako dyan. So, anong yung nasa una ako po, medyo nag-cellphone po, tapos malilate na po yung pasero. Ah, okay. Pagdating po doon sa dyan po banda, pinara na po ako ni sir. Ano daw ang violation mo? Sinabi niya po, alam mo bang bawal yung ginawa mo? Pero sorry po sir, hindi ko na po ulitin. Malilit na po kasi yung pasero ko eh. Sige, papabayin mo pasero mo. Ano yung sa akin? Pinababa mo? Sandali lang po sir, baka pwede po kong makiusap sir. Kasi malilit po ito sir, makikiusap. Wala akong pakailan, basta papabayin mo. Pakalipatin mo ng ibang sasakyan. Pinababa mo? Kinakausya po ng sir, babala na po kayo. Hindi yung pamasahe, binalik mo? Hindi po binayaran. Ah, hindi ka nabayaran? Opo. Tapos? Yun nga po, mga 3 minutes, niskortan niyo po ako dyan, tapos papunta po sa likod mo ng Adamson. Aba, saan ba nangyari yun? Dito na po, sir, na para. Saan ba nangyari yung sabi mo overtake? Dito po, sir, dyan po. Tapos pinara ka? Opo, dito po. Tapos bumalik kayo? Opo, sir. Naka-escort po siya. Anong sabi? Sir, sumama ka sa akin. Tutuluyan kita. Para madala ka. Pakukulong kita, sabi niya. Sir, huwag naman po, sir. Ako mo, nakiusap, sir. Lima po anak ko, sir. Sige, sumama ka sa akin. Doon po, nag-counter na po kami doon. Sa likod ng Adamson, pag-ano. Papuntang? Sa likod po ng Adamson. Tapos kumilit po kami doon sa may ano. Minto po siya. May sinabi po siya sa akin. Sabi niya, para hindi kita tuluyan, hindi ka sa akin, may sabihin ako. Ano sabi? Pag pinaimpang kita, 1-5,
Pero kung may limandaan ka dyan, okay na, sabi niya po sa akin. Sir, may 20 pesos pa lang po talaga itong pera ko, sir. Ay, hindi, sumama ka, diretso na tayo. Sir, panay makaawa ka po sa kanya. Talagang pagdating po sa may palangka po, naka-escort pa rin po siya. Sabi niya, pagdating doon sa may Kiapuna po, mauna ka na, susundan kita. Kailangan nandun ka sa may central impounding area. Pag yung lisensya mo nasa kanya? Opo, ayaw niya po ibigay. Sabi ko, sir, basta pumunta ka rin, pupunta kita rin. Mga isang oras lang po ako doon may git. Wala pa po. Walang dumating? Wala po. Kung makakaharap mo yung polis, makikilala mo yung mukha? Opo, sir. Brother, si Colonel Binyas. Lumabas kanina, sir. Ewan ko lang kung... Ano ka ba? Investigator? Apo, sir. Ibig sabihin, kahit wala siya, alam mo yung trabaho. Yes, sir. Pakinig mo yung kwento? Pahapyaw lang po, sir, kasi hindi ko naumpisahan, sir. Ang kwento nung driver, hinuli siya nung pulis na naka-uniforme dahil mali daw yung ginawa niyang pag-overtake. Kinuhan lisensya. Apo. Pinasunod at dadalhin sa impounding area. Nagbagong isip, tumigil. Kapag daw, kapag na-impound daw, 1.5 ang babayaran. Eh, totoo sinasabi nito, do sa amount pa lang eh. 1.5 daw ang babayaran, sabi ng pulis. Kapag nagbigay siya ng 500 pesos, wala nang problema. So nung wala siyang may bigay na 500 pesos, dinediretso sa impounding at susunod ang pulis. Pero isang oras siyang naghintay, walang dumating na pulis. Nagtanong ako dito sa tropa nating pulis, may CCTV siya. May CCTV dito sa MPD headquarters. Kaya madali nating ma-identify. Dahil kaninang umaga lang nangyari yung insidente. Ay, dito lang, sir. Dito sa harap. Okay, let's go. Thank you, sir. So, dito tayo ngayon sa may Carmona na crossing. So, pinara tayo ng traffic enforcer dito. Ayun ko anong violation, pero malaman natin mamaya. Swerving. Swerving, okay, sir. With reckless. Dahil ganito, sir, tikitan nyo lang, may litensya naman ako. So, ang ano niya, SOP naman niya, sir, yung mamamara, mayroong panikit. Okay na. Naubos na namin. Oh. Diba? Okay. Paano gagawin natin? Ito nga ba lang, naubos lang, oh. Sa fourth area po, sa kakaoyan. Afternoon. Dadaan lang tayo dito sa ano. Bakit madaming tao dito? Ba't madami kayong kliyente? Dadagdagan ko ang problema nyo. Wala kayong sasakyan. O, hindi kayo maglalakad. Sasakay kayo. Brothers, hello. Ikaw ang? Kapumandar. Mas mabilis to. Kailangan natin, brother, ng CCTV footage. Hinuli ng polis to, kinuha yung lisensya. CCTV? Saan? Kanina nangyari, alas 8. Saan po, sir? Sa harap ng MPD. Sige, sir, tingnan ko kung mayroong bandun sa CCTV footage. Nahagip ng camera, sir. O, tingnan natin. Sir! Oy! Ay, Destura. Songsta. Sa Venezuela po ako dati. Ang galing ah. Dito na po ako. Ano ka dito ngayon? Chief of Staff, sir.
Ay, oh, nabantakan ko lang, nandiyan ko lang, sabi ko, tatuwing ko nga si sir. Galing ah. Yes, sir. Kailan ka parang chief staff dito? Ah, May 2, sir. May 2. Tama. Ano lang, bago lang, kasi ko ako dito. Sino ang DDO dito? DDO, si... DDO? Colonel Emil Tumibay. Bago pa lang? Opo, nag-adjust sila kaya na bakante. Nawala si sir ang takatay DDO. So, kumangat. May pulis lang na ano? Yes sir, ano pong... Pinara ito. Okay. Allegedly, may violation yung pag-overtake niya. Kinuha ng pulis yung lisensya. At sinamahan, nag-attempt samahan sa impounding. Dalawang isip yung pulis natin, tumigil. Kung ipa-impound daw niya yung sasakyan niya, 1.5 ang babayaran, kaya mas maganda magbayad na lang siya ng 500 pesos. Eh, 20 pesos lang ang pera, wala. Sabi, sige, tumuloy ka sa impounding, hintayin mo ko, naghintay doon. Hindi lumutang yung pulis. Yung lisensya na, yung kanyang lisensya nasa pulis. Ay na-identify nga. Dito nangyari, sa harap ng headquarters. Ah, dito sa headquarters? Oo. Yes, sir. Natin. Ito nga, check namin sa CCTV. Salamat. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ilan taong ka pa sa service? 6 years, sir. Okay, general. Saan ang office mo? At? Sa taas? Ikaw. So, dadaan tayo dito. Thank you. Yes, sir. Congrats, ha? Oo, sir. Brother. Ah, dito. Pwedeng mabilis, pwedeng no? Pwedeng mabilis, sir. Pakicheck nga, kapatid. From 7 to 8. Nandun na po, sir. From 7:30. 7:30 started. Di ba pwede yan, brother? Ano, medyo mabilis. Igagano. Medyo mabilis, sir. Pero kasi dun sa taser, may balik. Pero dito, nakakonek yan. Nakakonek siya. Brother, sa tabi ka na. Nagali niya. Di ba, nakakala? Sir, dito. Dito ka, dito ka sa sabi. Para ikaw makapagturo kung sa kayo ng partial. Bali, dito po ako nag-overtake. Kung maganyan po ako sa gate. Pagdating po dito. Doon ka pinara? Opo. Nakiusap naman po ako, alas mag... Tapos bumalik kayo? Opo, sir. Okay. Yun! Up! 7:39. Babalik. Pati na natin yung bang ulis kung sa gitna ng isbang ulis. Yun ba yun, brother? Opo, sir. Yung kanya. Ngayon, pati natin yung ulis. Kasi kung natin yung ulis. Kasi yun mismo yung napicturan mo yung tao, no? Nakita niya nung pinicturan mo siya? Opo. Harapan kayo? Doon na po siya pinicturan banda, sir, sa... Saan? Pa Adamson po. Yung bumalik na kayo? Opo. Bari papaparkingin niyo po ako dito banda. Ah, papatigilin ka muna? Opo. Oh, abubuwentahin niyo po ako dito. Ayaw nga po bumaba ng pasero kasi maliliit na po eh. Sa custom po yun. Ah, yung establishment na yan, malamang may CCTV yan eh. 7-Eleven, sir. Yan. May 7-Eleven. Hindi, itong parte na to. Yan. Ito 7-Eleven. 7-Eleven ba yun? 7-Eleven. Sakto po, nandun po siya. Wala pong medit po. Kasi pag ano dito, hindi rin makikilala yun. Pasyal na natin 7-Eleven. Mas maganda. Oo, kasi tumigil daw sila dun. Wala rin pala dito. Maalala mo kung saan kayo dapat tumigil, no? Opo, sa Manila Med. Pasyal na natin, brother. Ito po sa Manila, no? Ito po sa Manila Med. Ito po sa Manila Med. Ah, hospital. Malamang meron yun. Brother, thank you. Babalik na lang kami pag kailangan. Thank you. So, yun na nga, no, araw-araw kong dumadaan dito.
itong portion na to, wala naman nakalagay kasi dito na ano, right lane must turn right. Ano. Kasi bilang motorista, alam mo, bago ka lang doon sa lugar, no? Ang obserbahan mo talaga yan, yung traffic sign, no? Kaya nga minsan may violation tayo, DTS, disregarding traffic sign. So dito wala nakalagay na ano, na right lane must turn right, no? Ang nakakalagay doon na portion na yan is yung cone na yan. Ngayon, pag nag-green yan, ang tanong, pag dumiretso ka, huli ka ba? Ay, nito. Dito mo, sir. Opo, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasa akin po sir kasi hindi ko na po siya inipang, sir. Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Nahirapan kaming maghanap sa'yo, ah. Kanina ko po siya inanap, sir. Nandun po. O daw ka magpaliwanag sa investigation. Opo, sir. Ah. O, sama. Sumama ka sa amin. Sir, wala po natin. O, sige lang. Ba't mo ginawa yun? Sir, ano po? Ano bang natapos mo? Criminology po. O, bakit mo kayo ng fiscal lisensya? Sir, kasi po, i-inform po sana siya kanina, sir. Ngayon, oh. Hindi po kami nagpanap po sa impounding. Magkano'ng inihingi mo? Ay, wala po, sir. Hindi po lang hindi, sir. Eh, di bali, doon ka magpaliwanag sa ano. Thank you, sir. Anong ginagawa mo dyan? Po? Anong ginagawa mo doon? Sir, bibili sana ng tubig, sir, kasi kanina ko pa po siya inahanap sa ikulang mo. Kung ano nga biyay, sir, kasi wala, isang oras yan naghintay doon. Hindi ka naman tumating. Linggo-linggo, sir, 2-7. Umalis lang po, sir, kasi may inspection po. Nasaan lisensya niya? Nandito po, sir, kasama itong inahanap ko nga po, sir. Kasi babalik mo. Nasaan lisensya niya? Nandito po saan, sir. Kausap po po yung presidente. O, alin na, kunin mo. Kausap po yung presidente na lang, sir. Alam po na na inahanap ko namin siya kanina, sir. Wala. Mali yung ginawa mo. Nasa motor daw niya yung lisensya. Ilang taong ka ng pulis? 9 years. O, ba't nagawa ka ng ganun? Wala kang panikit eh. Doon ko nga po na ano, sir. Doon ko nga po kayo. Sabi ko, hindi ko po tinuloy ni yung impound, sir. Wala, hindi pwede yun. Pang-abuso yun. Pag hinuli natin yung motorista, titikita natin. Kung wala tayong panikit at may nagawang mali, papayuhan lang natin. Ito po, sir. Expired po kasi ang mga ko. Ay, hindi. Wala. Doon ka magpaliwanag tayo. Brother, jurisdiction ninyo eh, doon na lang sa office nyo, hindi na lang doon sa investigation. Nine years ka na. O, tanungin kita, alam mong mali ang ginawa mo. Huwag mo sir, kaya di ko puti na rin na-impon. Pagdating doon siya sa... Pero alam mo, mali ang ginawa mo. Yung magkumpiska ka ng lisensya, tapos sir, hindi mo titintan. Ibang po lang po kasi sir. Ibang po kasi yung confiscation yun eh. Wala mo, 20 pesos lang. Pag mag-impound dito sir, hinahanap din po kasi yung lisensya. Hindi. Alam nga naman, anong dala mo kanina? Motorsiklo? Opo sir. O hindi ka tatakbuhan yan. Paano niya tatakbuhan ikaw? Hindi ko magagawang rin. Oh, pumunta yan sa impounding. Nagkakaso ka na ba? Hindi pa. Akaw na unahan mo itong kaso. Doon tayo sa IAS. Brother, saan ang office mo? Ano yun sir? Wala kayong panikit? Makikiusap na lang? Hindi, ganti yun, boss. Saktong naubos yung panikit namin. Nung hinuli ka namin,
talagang kakatitikitan namin. Bus na yung paligid, di ba? Pinakita namin. Oh. Eh ano, alas 8 pa bukas ang munisipyo. Anong oras yun? 7.30 yata, 7.40 o. Oh. Tapos yung pagkakahuli niya, pagkakasitan niya pa sa para akong kriminal eh. Ay, hindi naman. Kasi parang yung tumatakbo dito. Diba? Pag pinapara namin, siyempre, naiwas sila. Inan, inahold namin diba, para... Diba naiwas? Gumanoon niya ako dito, diba? Hindi makimig gano'n. Siyempre, maraming yung tumatakbo eh. Ano naman tawag pa namin doon eh. Pero, para, sala yan sir, may lulusutan yung huli nyo dyan. Oo, oh, paano? Kasi wala naman nakalagay right to master and right eh. Ay, kaya nga sa office, oh. Pero mamaya sabihin ko rin yan. Oo. Oh. Para... Diba? Oo, oh, tama. Eh. Kumbaga, yung mga driver, di ba? Ikaw, alam mo naman ang kakanan yan, di ba? Ba't ka papasok dito? Hindi, araw-araw ko dumadaan sa dumidiretso ko dyan. Hindi ka lang namin natin tempohan. Eh, lagi ka man nanguhuli dito. Tagal-tagal ko na dito. Di ba? Tsaka natakal lang ako kahapon na lang. Ako na, ako sumusunod lang naman ako, di ba? Oo. Yung lisensya. Hindi mo kailangan makiusap eh. Oo nga, yun ang mga namin. Nung narinig mo na wala na kami panikid, na sakto na upo. Oh, natural. Oo, yun natural. Papanting talaga tayo ako. Oo. Kasi una-una, wala. Pagkakalam ko wala akong violation, di ba? In the first place, wala akong violation, tapos wala pala akong panikit. Mag-iiba talaga sa rin timpla mo. Oo, okay lang yun. Di ba? Nagkataon na naubos eh. Di ba, ano, mali, may mali dito, may mali dito sa part na to ha. Yeah, may mali dito sa part na to. Oh, pansinin nyo to, no? Itong, ano na to, kalsada na to. Wala siyang marker na yung araw na nagsasabi na you must go right. Wala ding marker dito na right turn must turn right, no? Pero kung dumiretso ka dyan, huhulihin ka nila. Well, trip lang nila kung gusto nilang hulihin. No, walang marker yan na nagsasabi na right turn must turn right. So ang nangyari yan, magpapile up yung sakyan sa dulo. Ito yung topic ng forcer na yun. Pag trip niya manghuli na may didiretso, huhulihin niya. So siya, dumiretso siya. O yan o, dumiretso. O, diba? So, yan. Trip nga lang ng mga enforcer dito kung huhulihin nila. Araw-araw akong dumadaan dito eh. Yan, na-witness ko yan. Diba? Okay. Ilang investigator dito? Ikaw lang? Dalawa, tatlo sir, kaso lang. Halika, brother. Grabe. Apply day. Pinumpiska nun tropa natin ang lisensya. Allegedly, may violation. Tapos, escortan dapat niya sa papuntang impounding. Sino sir? In-escortan niya papunta ng impounding. Pero hindi natin malaman kung ba't nagkagano na hindi sila nagpanag-food doon sa impounding. May panikit ka? Sir, as of now, sir, ilan na gradual lang pong pagbigay ng panikit niya. Ang advice ko kasi sa amin, sir, pag wala kong panikit, assistance to MTPB po. Since sir, yung MTPB, sabi, ang impounding na lang ang maninikit niya. Mali yun. Ngayon pong ano po namin, sir. Brother, sinasabi ko sa'yo, mali yun. Hindi po pwede yun. Sir, alam ko mali pero yun po. Hindi hamang na mas may pera ka kaysa kanya. Mas mahirap yung anang buhay niya. Tapos ganyan. Kasi kung may violation, ticket, wala kang panikit, ang kaya mo lang gawin, advice. Tapos kinumpis ka mong lisensya, ORCR yan. No, imagine. Eh, maituturing na abuse of authority yan eh. Walang paliwanag yan, brother. Mali yung ginawa mo. Nung makita mo siya, may pasahero siya, wala? Meron po, sir. O, yun. May pasahero, ipapa-impound mo. Wala kang panikit. Actually, sir, yung po kasi yung protocol na, sir. Ay, kung sino man ang nag-utos niyan, sinasabi mo, mali yun. O, pag nag-submit ka ng affidavit, i-mention mo kung sino nag-utos sa yun. At isasama na natin sa kaso.
kasi mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order. Criminologist ka. Yes. Alam mo yung tama at mali. Pag mali ang utos, huwag tayo sumunod. Yes, sir. Ay, public service tayo eh. Public servants eh. Dapat tama ang ginagawa natin eh. Hmm. Ay, biruin mo, maliit na naghahanap buhay. Ilan ang anak mo? Apat po, sir. Apat anak mo, ikaw? Tatlo po, sir. Oo. Papa, sanglit. Pwede mo naman payuhan lang. Ito, brother. Yeah. Huwag na natin pag-usapan yung violation o wala. Ipagpalagay na, brother, may violation. Pagpalagay na. Hindi mo pa rin pwedeng gawin yun. Kumpiskan mo lisensya, escortan mo papunta sa impounding or idadirect mo papunta sa impounding. Mag-consult ka doon sa lawyers, mag-consult ka sa veteranong polis, mag-consult ka sa boss mo. Wala kang makikita polis na magsasabi tama yung ginawa mo. Eh, dapat may correct ito eh. Paulit-ulit na lang yan eh. Ang daming polis dito sa kamay nila, brother, yung kaya nagpangita ulit tayo eh. Yes, yung nauna, ganyan din eh. Kinumpiska ng polis ng lisensya. Kapatid, naintindihan kita, pero maniwala ka sa akin. Kung sinasabi mong may utos na ganon, maniwala ka sa akin, papahama ka niya. Ngayon, ako naman ay retired polis. Hindi ko kayo kaaway. Gusto ko lang baguhin yung sistema, brother. Na may mga pulis na ang pakiramdam, sila na yung pinakasiga. Regardless kung anong explanation natin, may tuturing na pang-abuso sa kapangyarihan yun. Opo, sir. Naniwala lang po sa kanila, sir, na ano, assumption na... Ay, kailangan matuto ka na hindi ka dapat nasunod sa mali. Hindi ka naman magiging criminologist. Kung mahina ka eh. Ako, dati rin akong pulis eh. Maniwala ka sa akin. Siguro, hindi acceptable yung sasabihin ko sa'yo. Pero pag mali ang utos na superior ko, hindi ako nasunod. Hindi baling masibak ako sa pwesto. Public servants tayo eh. Yes, sir. Kapatid, honestly, God knows. Kaya ako tumagbo sa politika dahil sa mga ganyang nangyayari. Kaya ako'y tumakbo sa politika. Kasi wala namang magtatanggol sa ganito eh. Ano ba naman ang alam nito? Tumawag sa opisina ko. Maswerte na lang, kasama ko si Congressman na Olivares, yung chairman ng committee namin. Nagkanda kami ng inspection sa Manila Bay. Eksakto, tumawag yung opisina. Si Brother Jerwin, Brother Carlo. Brother Carlo, yan nangyari. Kasi ito, brother, sabihin ko sa'yo, itong katulad niya, pag kinumpiskan mo ng lisensya, sabihin mo kung hindi, doble-doble ang takot nito. Yung may lisensya nga, eh, takot sa pulis eh. Yung pa kayang walang lisensya. Yes, sir. Hmm. Sir, I admit na yung naging procedure, sir. May mali, definitely. Yes. Ganito kapatid. Siguro sir, yung naging adoption ko sa procedure. Marami nang humingi sa akin ng pasensya, pero kailangan kong panindigan na yung mali, itama. Idadaan natin sa proseso, nandyan yung iyas. Kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako, makikiusap ka, magbibigyan kita, paano yung iba? Hmm. At gusto kong sabihin sa'yo, nung pulis ako, may kapalpakan din ako. Pero marunong din ako tumanggap ng mali. Hmm. Gusto natin baguhin ang sistema eh. 9 years ka ng pulis sa Maynila. Yes. Hmm. Hindi kita mablame. Pwede sabihin natin impluensya niya. Kasi kapatid, paumanhin. Kasi kailangan nating itama ito. Hmm. Hindi kita kilala para sasabihin natin na bias ako. Ito naman, hindi ko rin kilala. Kailangan lang natin, brother, na ayusin. Eh, isipin mo, ang dami ng pulis na namatay dahil sa serbisyo. Pero dahil sa maling ginagawa ng ating kasama,
parang ang pangit ng pagtingin ng publiko sa pulis. Puka doon. Walang dagdag, walang bawas. Ikaw naman, chief ka naman. Boss ka. Pwede ka nang umuwi. Bahala na yung investigator dyan. Kapatid, huwag kang malungkot. Ako, isang taon pa lang sa military. Kamunting nang ma-dismiss. Nakipagpalit ako ng duty. Walang black and white. Pumalpak yung kapalitan ko. Kailangan pa ba makipagmatigasan doon? Alam mo, naging nakatulong sa akin? Sinanay ako ng parents ko na matapat. Pagtanong nung general, diretso yung sagot ko. Walang hesitation. Sabi niya, i-dismiss kita. Yes, sir. O anong, hindi ka ba makikiusap sa akin? No, sir. Bakit? Eh, sir, mali po ako eh. Okay, very good. Hindi na kita ipa-dismiss. Dapat, matuto tayong tumanggap ng mali. Yes, sir. At doon tayo mas magiging magaling. Masok na, sir, ano ko naman po na mali po yung proceed. Pero the record po, sir, is talaga... Talagang malinis yung proceed. Ay, alam mo, yes. Sa violations or offense committed, regardless whether in good faith or not. Ano lang yun, sir? Mitigating. Mitigating. Naiintindihan ko. Di ba? Opo, sir. Criminologist ka naman? Yes po, sir. Mag-cooperate ka na lang kasi kailangan nating baguhin ang perception ng publiko. Basta ganito, brother, ha? Opo, sir. Bata ka pa sa serbisyo. Yes po, sir. Kitang-kita naman na ikaw ay lalaki talaga. Opo, sir. Pamilyado. Pag nagkamali tayo, matuto tayong tumanggap ng mali. Opo, sir. At dyan tayo gagaling. Yes po. Dyan tayo matututo. Kahit sabi mo in good faith, hindi justification yun. Hindi po, sir. Okay na po. Kung... Criminologist ka eh. Yes po, sir. Alam mo yan? Opo. Siguro medyo nadala ka lang ng emotion mo, init ng ulo. Kaya ginawa mo yung mali. Muro nga po sa procedure na. Huwag na natin gawin yun. Baguhin na natin yung mukha. Opo, sir. Ng PNP. Pahalaga natin yung mga kasama nating namatay dahil sa serbisyo. Katulad yes, nung SAF 44. Yes, sir. Nagbuwis ng buhay. Yes, sir. Classmate mo iba doon. Classmate mo iba doon. Pero dahil sa ginagawa ng ibang pulis na mali, pwedeng unintentional. Natatabunan yung sacrifices. Kaya ano yan, kailangan natin gawin yung tama. Hindi naman dyan na tatapos yung career mo eh. Kailangan lang matuto, okay? Brother, investigator. Driver. Saglit. Hindi ka nakapagana buhay maghapon? Hindi na po, sir. Magkano minikita mo sa isang araw? Kasi po, sir, ang kota ko po niyan, sir. Alas 4 po na madaling araw. Hindi, magkano dapat kinikita mo sa isang araw? Kailangan po, sir, malagpasan ko yung kota na 1-2. Ano ba yan? May boundary ka? Nulugan po, sir. 2-7, isang linggo. O, sa isang araw, magkano kinikita mo? Kailangan po maka 1-2 po ko, malagpasan ko po yun, bago po ako kikita. Dinadaya mo ko eh. Magkano kinikita mo sa isang araw? Ano po sir, minsan po 1-9, 2,000, gulang-gulang. O, magkano nawala sa'yo ngayon? Siyempre, nakabiyahe ka pa ng umaga. Hindi na po sir. Bakit? Anong oras ka nahuli? Kasi nakatatakot po ko, baka mahuli po ako ulit. Hindi, yung mula anong oras ka lumabas? Alas 8 po. Alas 8, magkano kinita mo nung oras yun? Wala po po, sir. 20 ko po yun yung pera. Ang kinikita mo, 2,000? Opo, sir. Ang araw? Opo. Hati tayo? O, sir. Ha? Kaya naman po, sir. Huwag ka nang maiya. Yan. Punin mo. Gusot na gusot yung pera ko yun. Parang mas last time pero mo. Patawa-tawa ka dyan. May ATM ako. Di ba? Eto, titingnan natin si Chief. Si Colonel Binyas, dati kong kasama sa assignment. Asan ang ATM mo?
ko. Ano yun? May nalakot yan, Del. Man? Pero na kay, wala pa naman siya. Ayaw niyang aminin, yung ATM niya, nasa misis niya rin. ATM, automatic to misis. Oh. No, Bro Jerry. May ATM naman ako. Oh. Oh. Pero, ha? Para yung kitang nawala sa'yo, may kapalit. No? Kanina, stress na stress na. Oo, oh, sir. Malaking bagay isang araw nung mga wala. Na, paghulugan kasi. Yes, sir. Mas 4 lang madali ang araw po, sir. Mabakon na po. Sige, ayusin mo yun. Ganito, brother, ha? Yes, po. Sa ngalan ng public service, gawin lang natin yung tamang proseso. Yes, po, sir. Kasi kung hindi natin ito gagawin, hopeless. Diyan ka matuto, diyan ka maging magaling. Okay? Sige. Maraming salamat po, sir. Baala na sa'yo. Yes. Oh. Okay. Brother, let's go. Sige lang, sir. Ano lang, sige. Super ka nyo. Anong supervise eh, ang galing nun, investigator mo, ano yan? Hindi, sir. Mahirap na. Nahihiya ka lang sa akin. Tatakso na naman yung day one yan, sir. Day one? O di, salamat na wala kita. Bibilangan ko talaga, di ba? Oo. Eh, ano na, may ano kami, sir, kung may time frame kami. Bibilangan. Magaling yung investigador mo eh. Yes, sir. Ha? Sige na. Sige, ano ko na, sir. Bahala ka, sige. Yes, sir. Ah, bahala ka na niyan, partner. Kalmano daw yung investigador sa hipe. Kaya, oh, hindi, brother, trabaho lang to. Yes, sa ngalan ng batas, sa ngalan ng public service, para sa pagbabago. Yes, sir, po, nung if I'm not mistaken, meron na ito kayong staff na, sir, po. May complaint, sir. Ako na nakausap, ako na kayo. Sabi ko, wala problema, basta kayo. Hindi, basta tama, kampi-kampi tayo. Iyas, ha? Yes, hardware mo, sir, kaya hindi tayo. Iyas, dumaan ako sa pagiging polis. Yan, sasabihin ko sa'yo, sorry, kasi dapat uuwi ka na eh. Okay lang siya. Ganun talaga. Pero, di ba? Salamat, ha? Okay, okay. Oh, sa mga ano dyan, sa mga motorista natin, mga kaibigan dyan, ano, kapag nagkaroon ka ng violation, at alam niyo na may violation kayo, di, bigay niyo yung lisensya niyo, tubusin, tapos, di ba? At least yung, alam ko eh, yung... Di ba yung babayaran mo doon na penalty, mapupunta sa local government, di ba? Kasi ang nangyari kahapon is, sana nakiusap na lang daw ako. So, tagal ko na sa kalsada, alam ko na yung word na pakiusap. Hindi nga naman yung pabor sa ilang, syempre may pabor din yan sa kanila. The fact na wala silang panikit, bakit ka manghihuli, di ba? Paano susunod yung tao sa iyo, di ba? Kung ganyan ang siste. Actually mga sir, yung ganitong klaseng activities kasi na ginagawa ni Colonel Busita hindi na part ng kanyang trabaho bilang congressman. Pero buti na lang tapat siya sa kanyang advokasya sa ating mga riders. Kaya hindi talaga sayang ang ating boto. Sana tumakbo tong senador para, well, maskulihan natin yung kanyang kabutihan na ginagawa para sa atin. Salute sa'yo, Congressman Busita.